What's up guys? Narito na naman ako para mag-share sa inyo ng isang video. So, sa araw na ito, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano tayo magkaroon ng ating niche sa ating channel. Okay? Sa mga dahilan kung bakit walang nanonood sa ating mga videos ay dahil wala pa tayong niche. Lalong-lalo na kung kaka-create lang natin ng ating channel. Okay, so sa video na to, magbibigay ako ng ilang tips kung paano tayo magkaroon ng ating niche sa ating channel. Okay? So guys, please stay tuned. Okay, so para sa mga nagtatanong or para sa mga baguhan pa lamang dito sa mundo ni YouTube, ang niche, ito ay ang content ng ating channel. Okay? So, gaano nga ba ito ka-importante? In this video, magbibigay ako ng ilang tips at strategy kung paano nga ba mahanap natin ang ating niche. Number one. Okay? Identify your interest and passion. Okay? So, kung kakailanganin mong isulat muna lahat yon para at least mayroon kang guide sa bawat video na gagawin mo. Halimbawa, mahilig ka magluto, mahilig ka sumayaw, mahilig ka sa sports, or kahit ano na hilig mo, isulat mo muna lahat yon. Tapos, yun ang basihan mo sa mga videos na gagawin mo. Okay? So, kailangan mo munang mag-explore. Kung kakasimula mo lang ng yung channel, syempre, hindi mo pa alam kung ano yung talagang magiging niche mo. So, mag-explore ka muna. Gumawa ka ng iba't ibang klaseng videos muna. Then, ilagay mo sa channel mo. Then, saka ka na mamili kung alin doon ang yung magiging niche. Okay, so next step. Identify the problem that you solve. Okay? So, kailangan alam mo kung ano ang mga problema na pwede mong ma-solve. Okay? So, yun ay isang basihan kung paano mag-create ng isang video. Okay? So, kung magagawa mo yon, ang content mo ay mapapaganda mo. Kailangan mong maging resourceful para nang sa gayon, malalim or marami kang alam about doon sa content na ginagawa mo. Hindi naman kailangan maging expert tayo kasi baguhan pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Kung ano lang ang kaya mo i-share. Kaya mas maganda kung magre-research ka kasi mas marami kang maisi-share sa iyong mga viewers. Mas kumbaga, mas lalalim ang iyong kaalaman about doon sa ginagawa mong content. Okay, guys. So, kailangan ang mga videos natin ay entertaining. Okay. So, ito yung mga videos na yung mga viewers natin, napapasaya natin, nag-i-enjoy sila habang nanonood sa ating mga videos. Let's say, marunong ka magpatawa. Okay. So, gawin mo yon sa channel mo. Gawin mo yon sa video mo. Okay, so para ang mga manonood ay mapapasaya mo. Okay, kailangan din educational. Yung mga viewers natin, yung mayroon silang matutunan sa mga videos na sinishare natin. Hindi lang yung basta-basta kung ano-ano lang. Kailangan yung, kumbaga, may learning. Yung intention natin is to impart knowledge to our viewers. So, kumbaga, yung kung ano yung alam natin, i-share natin sa kanila. Kung, just like tutorial, yung mga tutorial videos, okay? So, based sa mga tutorial, natututo tayo. Or, kung ano yung mga hindi natin alam, nagsisearch tayo ng mga tutorial videos. So, kaya, kapag ganun ang mga content mo, maraming magre-research sa mga content na ginagawa mo kasi kailangan nila yon, lalong-lalo na sa mga beginners, yung mga nagsisimula pa lang sa YouTube kasi hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. So, kung marami ka ng alam about tutorial sa YouTube, pwedeng yon ang gawin mong content para makatulong ka rin sa kanila. At least, yung mga natutunan mo, ma-share mo rin sa kanila. Okay, so
another thing is informative. Okay, so just like kagaya ng educational content natin, ganun rin ang informative. Okay, so halimbawa may napanood tayo kung paano gumawa ng artificial flowers. So gagawin rin natin 'yon para ma-share sa ating mga viewers yung mga content na madali lang siya na pwede nating ma-share sa ating mga viewers. Gawin natin 'yon para at least kahit papaano yung mga napanood natin, yung mga natutunan natin based sa mga napapanood natin, ma-share din natin sa ating mga viewers. Gaya ko, minsan nanonood ako ng mga tutorial. So, kung ano yung natututunan ko doon sa mga tutorial, ginagawan ko rin ng mga videos para ma-share ko rin sa aking mga viewers. So, ganun lang yon. Kasi, syempre, nagsisimula pa lang tayo sa ating content. So, kumbaga, wala pa tayong gaanong idea. So, pupunta tayo sa mga tutorial videos. So, pag napanood na natin yon, magkakaroon na tayo ng mga ideas. Hindi man natin magaya or kumbaga mapantayan kung ano na panood natin, at least kahit man lang konti, may nakuha tayong ideas. So, kumbaga hindi na tayo gaano mahihirapan kasi alam na natin, may mga ideas na tayong nakuha based doon sa pinanood natin tutorial. Okay? So, ganun lang yun. Another thing, kailangan din ito ay inspiring. Yung bang ma-i-inspired yung mga viewers natin. Halimbawa, ini-encourage mo silang maggawa ng, gaya ngayon, ini-encourage natin ang ating mga viewers na mag-create ng ganitong klaseng video kasi ganito kung ano yung magiging result or kung paano ito makakatulong sa ating mga viewers. Okay, kumbaga, ini-encourage mo ang iyong mga viewers para nang sa gayon ay gawin rin nila. Halimbawa, kung anong ginagawa mo ngayon, nagsishare ka kung ano yung mga natutunan mo. Kumbaga, yung mga viewers mo, nai-inspire din yan sila. So, iniisip din nila, bakit kaya hindi ko rin gawin ang ganito, diba? So, based sa mga sinishare mo, yung mga viewers mo ay mai-inspire din sila sa mga sinishare mo. So, kailangan, kumbaga, ma-encourage mo sila para nang sa gayon, gawin din nila, diba? Okay, so, ganun lang yon. Another thing, yung video mo rin ay motivational, syempre. Okay, so, kailangan marunong kang mag-motivate sa yung mga viewers. Halimbawa, ni-encourage mo silang gumawa ng ganito or gumawa ng mga ganitong content. Syempre, kailangan magaling kang mag-motivate sa mga viewers mo para nang sa gayon, ma-encourage mo sila na gumawa. Kumbaga, susundin nila kasi isipin nila, ganun lang pala kadali ang gumawa ng content. So, hindi pala mahirap. Ito lang pala ang magiging guide ko kung paano ako magkaroon ng isang magandang content. So, di ba? So, kailangan ganun lang yon. Marunong kang mag-motivate sa iyong mga viewers. Kung nagawan mo na ng mga videos or kasi kumbaga nagsisimula ka pa lang. So nag-i-explore ka pa lang. So naggagawa ka pa ng iba-ibang mga content. So ngayon, may mga videos ka na. So alam mo na kung alin doon ang pwede mong maging niche sa iyong content. So titingnan mo na doon sa mga ini-upload mong mga videos kung alin doon ang may pinakamataas na views saka doon ka na magfo-focus kung alin doon ang gagawin mo ng niche sa iyong channel. Okay? So, hayaan mo lang muna kung nagsimula ka muna sa mga content na halo-halo kasi, kumbaga, nag-i-explore ka pa lang. Hinahanap mo pa ang iyong niche. Okay? So, pag after ng mga ilang months like that, so makikita mo na sa yung channel kung alin sa mga videos mo ang may mataas ang views. So saka ka na mag-decide kung alin doon ang yung saan ka doon magpo-focus. So kumbaga yun na ang susundan mong mga content para gawa ng mga videos. Okay, so another thing is kailangan lalagyan mo siya ng thumbnail kasi yung thumbnail
isa rin yun sa mga bagay na nakakatulong para maging clickable ang ating video. Okay? So, kailangan isipin mo kung anong nababagay na thumbnail doon sa iyong video. Tapos, kung paano ka mag-create ng kanyang title. So, yun ang ibang magiging basis mo para makagawa ka or mapaganda mo ang iyong mga videos na ina-upload mo sa iyong YouTube. Okay, so, and then, kailangan mo rin i-share yung mga videos mo para at least may makakita naman sa mga videos na ginawa mo. Okay, so, ganun lang yun kabilis or ganun lang yung kadali paano maghanap ng ating niche. Okay, so, guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. Okay, sana ngayon hindi na kayo mamumroblema kung paano maghanap or paano maggawa ng isang channel or paano tayo magkakaroon ng ating niche. Okay, so, I hope may natutunan kayo sa video na to at sana nagustuhan nyo. At guys, sa susunod kong mga video, sasagutin ko naman ang mga katanungan na bakit daw kahit maganda na ang content ng kanilang channel, wala pa rin nanonood sa kanilang mga videos. Okay, so sa next video, sasagutin natin ang mga katanungan yan. Okay guys, so thank you so much for watching. I hope nakatulong ako sa inyo. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to hit the like. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel na to, don't forget to subscribe. At syempre, paki-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa bawat upload ko. Okay guys, so abangan nyo yung susunod kong upload. Sasagutin naman natin ang mga katanungan na bakit daw maganda na ang content nila pero wala pa rin nanonood sa kanilang mga video. Okay, so abangan nyo yan guys dahil sa next video na gagawin natin, yun naman ang ating pag-uusapan. Okay, so thank you so much. Hanggang sa muli. Felski Pool is signing off. Bye-bye!